Biglaan daw, matabang niyang sagot nito. Minsan gusto na niyang barahin din ang ganoon ng mga kliyente niya sa tuwing biglaan ang mga orders. Di pa alam ang mga ito kung gaano kahirap ang maghabol. Huayme, hindi ba ikaw ang humahawak ng orders ni Kalaina? Isa pa, you don't want to disappoint that lovely woman, don't you? Nakangisi nitong sabi na binalik sa harap niya ang iniaabot na order form. I have something important to do tomorrow until Saturday. Besides, you know, I need a break too. Aniyang binalik muli sa harap nito ang papel. And I swear, kapag sinauli mo pa sa akin ang form na yan, ngayon mawawalan ka na ng trabaho. Mawawalan ka pa ng kaibigan, he grinned evilly. Fine, but tell me, where are you at tomorrow? It was more of a command. Why? It's even none of your business, George. Mas ma-autoritasadong sabi niya. Okay, then. Nag-alala lang naman ako, pare. You don't seem like yourself lately. Masyado ka na yatang busy sa kaisip kay Kyrie, George said sarcastically. Someone wants her dead. Don't you think I shouldn't be worried? Tama ito. Masyado siyang nag-iisip lately at yun ay dahil kay Kyrie. She seems to have put a spell on him at hindi niya magawang hindi ito maisip. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mamata ay malaanghel ng ngiti nito ang kanyang nakikita at lalo pang nakadagdag sa kanyang pag-iisip dito ang nangyayari ngayon sa dalaga. Who wants her dead? And why? Cairo, he looked at George. See, nag-iisip ka na naman. Bumuntong hininga ito bago tumayo. Fine, you really needed a break. Take a vacation. My treat. Huwag ka lang mukhang masisiraan na ng bait yan. Then he left. Nanlalaki ang mamatang iginala ni Kyrie ang kanyang mga mata sa buong kabahayan ni Danica. It was all in a mess. Tila niransak ang lugar. Basag ang malaking salimin na siyang nakalagay sa taas ng console table. Maging ang mga kasangkapan ay magulo. Tumba ang center table at ang mga picture frames ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng sahig. Dan! Dan! Malakas niyang sigaw habang tumatakbo pa kahit sa kwarto nito. Nang makarating sa silid ng kaibigan ay wala naman siyang nadatnan. Ang kabang kanina ay unti-unting nabubuhay sa dibdib niya ay lalong umigting. Someone took Danica, yun ang nagsusumigaw sa kanyang utak. Nagtatakbo siyang muli pababa. Could have done this. Nang makita ang telepono ay agad siyang tumawag sa mga kaibigan upang sabihin kung anong nangyari. Sana walang masamang gawin kay Danica at kung sino man ang dumukot rito. I cannot forgive myself if something bad will happen to you. Halos mayak sa sama ng loob. Bakit kailangang umabot sa puntong pati ang kaibigan niya ay madamay pa? Tama na, Kyrie. Hindi makakatulong ang pag-hysterical mo dyan. Relax, papunta na kami ni Yenny dyan, sagot ni Kath. Alam niyang nag-aalala din ito gaya niya pero pinanatili lamang ito ng tatag upang hindi siya bumigay. Okay, hurryan niya bago binaba ang auditibo. Maluha-luha siyang napatingin sa kapaligiran. It looks like Danica's fought back. She just hoped that he's alright somehow. Umugot siya ng malalim na hininga upang pawiin ang nararamdaman. And when she opened her eyes, it caught something lying on the carpet. Nilapitan niya ito. Isang papel. Kailangan pa ba kitang unti-untiin, Kyrie Martinez? Ibigay mo ang akin kung gusto mo pang makitang buhay ang kaibigan mo. The letters were cut out from different magazines and newspapers and she thought so. May kinalaman talaga sa kanya ang pagkawala ni Dan. She felt her knees shaking as she sat down on the floor. She kept staring at the paper that she is holding. Who are you? What do you want? I don't even know what you are talking about. Napagbulalas siya. Nang iyak. Kyrie, napayakap agad sa kanya si Kath at Yenny nang makita siya. She felt good somehow when they hugged her. Oh my, this place looks like it's been washed out by flood. Nangikilala sa sabi ni Yenny. We need to report this, Anito.
Cairo, Kaf got her phone dialed. It's okay, Kyrie. Makikita din natin si Dan. He is strong. He always will remember. Alam niya, pinalalakas lang ni Yene ang loob niya. But she really felt guilty eating her. It was her fault. The killer was only after her. Sandali lang ako, malis ye. Paano ganito agad? She sobbed. She felt so helpless and hopeless at the same time. Pupunta na daw si Cairo dito. Ano itong hinaplos-haplos ang kanyang likod? Ilang sandali pa ay nasa harap na niya si Cairo kasama ang kaibigan nitong pinakilala na mundo. He was hugging her like there's no tomorrow. Why kissing her forehead and she let him and it felt good more than ever. She felt secured and safe. Ano pa ay tinatanga-tanga mo dyan? Asik ni Yenny sa kaibigan ni Cairo na siyang hudyat para sa kanya upang kumalas sa mga yakap ni Cairo. Yenny, saway ni Kaf. Nanonood pa kasi hindi na lang gawin kung may matagagawa. Inis na sabi ni Yenny na tinapunan si Mundo ng masamang tingin. They're blocking my way in and I don't want to spoil the moments here. Alamig nitong tugon. Tumabi na nga kayo dyan nang matapos na ito at makaalis na sita nito sa kanila ni Cairo pero kay Mundo naman nakatingin. She felt something between the two. For the first time ay ngayon lang niya nakitang nagtaray ang kaibigan niyang ito. At sa isang gwapong lalaki pa, naiiling siyang umisod upang makaraan si Mundo. What's with you? Nagtatangang tanong ni Kath kay Yenny. Nothing but abang natsagot nito. Yenny, he was helping me, okay? Could you just at least spare the guy? Ani ang hindi nakatiis. Fine. Ani itong nagdadabog ng malis. Diyan muna kayo. I just have to talk to Yenny. Paalam ni Kath na sinundan ang nagdabog na kaibigan. Are you okay now? Naramdaman niyang muli ang braso ni Cairo na pumulupot sa kanyang baywang. She felt her heart kicked. Yes, I guess. Great. At this time of danger, she still felt stupid in front of him. Huwag kang mag-alala. Mundo is a top-notch agent. We'll figure out soon where Dan is and what do they want from you. Now his hands started caressing her hair. Heavens, he smelled so manly that she wanted to kiss him. Nothing bad is going to happen to you again as long as I am here. Halos pabulong nitong sabi. As his face now are only an inch away. She held her breath and closed her eyes when she felt his lips started brushing hers. It was like feathers so soft and warm that she can't help but to respond to his kisses that is starting to deepen. I'll keep you safe, titla paus nitong sabi nang bahagyang nilayo ang labi nito sa kanya. Promise, tugtong pa nito, and she just stared at him, mesmerized by his charm and kisses.